So for this live day, live tayo saglit kasi wala tayong upload today kahit short kasi medyo na busy ang lola niya. Ayan, may share lang ako sa inyo, isang nakakalungkot na nakakainis na isang kababayan natin dito sa Hong Kong ang naglabas ng kanyang saluobin. Ayan. Hi! 10 million viewers! Oh my God, may 10 million na ba? So, mayroon akong nabasa. Ano nga ako dito eh, naapektuhan nga ako. Saan yung tali ko? Nalungkot ako dito, Day. Hi, 1M! Hi, Day! Sino ka, Day? Magpakilala ka, Day. Maritisin mo ako, Day. Dali na. Wala akong view today. Wala akong view na. Nalulungkot ako. I'm feeling sad, you know that? Because I don't have, you know, I don't have upload today. Wow! 2 million na. So, ayan. Meron akong babasahin sa inyo. I-share sa inyo. Marichoy Anabe. Hi, Day! Parang bago yung pangalan mo, Day. Or di ka lang nagko-comment. So, meron akong nakitang post, isang kababayan natin dito sa Hong Kong na naglabas siya ng kanyang lungkot, bighati, kumbaga. Sabi niya dito, grabe sakripisyo mo para sa mga anak. Tapos, lumalaki sila na walang maintindihan. Kala nila, inabandona na mo sila. Hirap pala pag teenager na pinakamahirap pag nag-igit ka, gagapang ka mag-isa. Hug ang sarili pag atakihin ng katig. Walang papatay na ifan kung di gagapang kahit sobrang nanginginig. So, tas ito pa, papahirapan ka pa ng anak mo, hingan tas ito. Papahirapan ka pa ng hingan ng school record, ayaw din magbigay, nagagalit pa, hindi ka naman pumalya sa padala, sakto pero malaman-laman 2 to 3 times a week lang na pasok sa school, minsan isang araw lang talaga. Hi, buhay, for good na lang siguro, swerte sana sa amoy. Hi, 7M, lagi ako nanonood lang po. Gusto ko din mag-work dyan. Tara na, Day! So, ayan. Ito, nabasa ko today. Then, na-share ko sa asawa ko, no? Sabi ko nga, ang swerte na ng mga to, eh. Kasi, meron silang, kumbaga, hindi lahat ng gustong mag-aral ay napag-ano ba tawag doon? Kumbaga, hindi lahat ng gustong mag-aral ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral ng ganito. So, bakit sila sinasayang nila, ano? Day Marichoy Anabe. Apply na dito! Wow! Hi, everyone! So, ayan. 21. Gusto, kasi naiyak ako nito eh. Naiyak ako nito nung kwento ko sa, ano, sa asawa ko. Kasi nalungkot ako. Sabi ko, hoy, 21, maritisin niyo ako para humaba. Sa March 7 pa po ako mag-apply pagkakuha ko po ng passport ko sa 7. San pwede legit na agency po? Sa ano ko? Sa, ano ka ba, Day? First timer or ex-abroad? Ngayon pa lang, Day, mag-ano ka na? Pwede ka na mag-apply direct? Mag-try ka, mag-download ka ng apps. Apps, helper library, or helper place. Mag-try ka. Hi, 12M. Patamsak naman, no, sa mga di pa nakasubscribe dyan. Subscribe na. Habang nag-aantay ka pa ng passport mo, pwede ka na i-search mo sa Facebook si Angel Caregiver. Marami silang J.O. dun. Nalaman ko lang yan kay Day Ems, isang subscriber ko na nag-back out yung amo niya. Nag-comment yun siya sa akin. Kung napanood niyo yung about sa mga sign,
mga sign na mabait ang employer mo dito sa Hong Kong, si Dai Ems. Siya na, sa angel caregiver siya nakakuha ng amo. Nag-back out yung una niyang amo, nag-comment nga siya sa akin. Sabi nga niya sa akin, bakit nagba-back out yung employer din? Mga ilang ano lang, ilang months lang, nandito na, nag-DM na sa akin. Sabi niya, Dai, magkita tayo, nandito na ako, Dai. Oh, diba? Kaya nung nagkita kami, bongga, antaray, kasi in 3 months niya, Dai, tinaasan agad siya. 5,000 agad yung sahod niya at super bait pa ng amo niya. More focus lang talaga siya sa bata, then pag may time, ginaganong siya. Pag may time ka na dyan, linisan, sabi niya ganyan. Sabi ng amo niya, mga bata pa yung amo niya. Oo. Tapos mayroon din akong isang ano, si Dai, nagko-comment lagi doon sa aking FB page. Doon siya lagi taga-heart. Kailan lang din yun siya? 2 months lang, Dai, nakaalis siya, Dai. Ivy Cabrera, hello in Dai Wen Ma. Good evening. Para ngayon lang din na nabasa ko yung pangalan mo, Dai. Bago kayo. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na. So, ayan. Hi, 23M. Jen Lanasas. Lanasas. Tama ba? Uy, mga bago ang aking mga kamaritis. Uy, tara na. I-try nyo na, i-try. Ito ang aking own room. Tingnan nyo yung own room ko. Charan! Mari Choi Anabe. Dai Wena, taga Masbate din pala ako. Taga Masbate po ba kayo? Yung asawa ko, Dai. Taga Masbate. Ako naman ay taga Leyte talaga. Pero pinanganak ako sa Leyte. Nung hanggang elementary ako. Then, nung pagka high school ko, pinadala ako ng Maynila. Pinamigay ba, kumbaga, para makapag-aral lang. Binigay ako sa kamag-anak ng ano ko. Hi, ate! Ate Jolly's Vlog. Shout out sa'yo, te. Pinanganak ako sa Leyte. Doon ako nag-graduate ng high school. Kasi grade 3 pa lang ako, dahil namatay na yung mama ko. So, pagkamatay ng mama ko, tumira kami sa lola ko. Hanggang sungit pa naman yung alaga ko. Sinasabihan ako, huwag daw ako maingay. Shout out Ate Jolly's Vlog. Thank you Ate sa support. So, nung grade 3 ako, namatay yung mama ko. So, no choice kami. Napunta kami sa lola. Then, pagka-graduate ko ng high school, dinala ako ng tita ko sa Muntinlupa. Kasi merong pamangkin yung lolo ko doon na abroad. So, akala nila maraming pera yun. So, binigay nila ako doon kasi kaya daw magpaaral kay abroad. Kumbaga ganun ba? Yung responsibilidad nila, pinasa. Yung ganun, napakapapaday. Alam mo, te, yung papa ko, kailan ko lang nakita? Nung pag-uwi ko lang, pag-bakasyon ko. Okay po, Cebuano man lain sa Leyte. Oo, Cebuano, halo-halo, waray, mga ing-ana. Oh, 22M. Yung, alam mo Ate Julie, yung tatay ko, nung pag-uwi ko lang nakita ko. Kasi, hinanap ko, di ba? Abroad na tayo, may extra na tayong pera. So, nagbigay ako sa tito ko ng pamamasahe ba? Kasi medyo malapit lang din naman sa amin yung ano, pero 'di ba kahit malapit sa atin, walang pera, walang pamasahe. So hindi talaga namin nahanap. Hindi talaga sinadya, walang nagsadya kasi bata pa ako din noon. So ngayon na malaki na ako. Nito nga nagka-abroad ako. Then sabi ng yung tito ko yung nag-suggest, sabi niya, hanapin natin yung ano mo kamag-anak mo. Sige, sabi ko. Kasi
alam mo yun, yung buong buhay mo na hindi mo alam yung itsura ng tatay mo. Yun ang gusto ko, na makita ko yung kahit itsura lang ng tatay ko. Kaya nga, te, itong ano nga, itong nabasa ko sa post, nalungkot nga ako kasi bakit ganun, diba? Oh, diba? Na-share ko nga to sa asawa ko, sabi ko, bakit kaya ganun, ano? Bakit ganun? Napakasad. At ano ko, pinagpipray ko na hindi ganun mga anak ko. Sana naman. Oo. Kasi nang namatay ang nanay ko, grade 3 ako. Ako lang yung pinaka, at least may papakapanday. May ano na din, pamilya na din. Nagkausap lang kami sa video call. Then, ayun na, nilet go ko na isang mal... Ano din eh, alam mo yun, te, yung feeling na... Ano, ang haba kasi pag ikwento ko ngayon. Gusto ko makita yung, makausap yung tatay ko kasi... Alam mo yun, maraming question sa isip mo na... What if, kung hindi sila... Hindi, alam yun, ito, nasishare ko lang to dahil... Dito lang sa YT. Hindi ko na share sa mga pamilya ko, sa lola at lolo ko. Yun pala, nanonood yung lola at lolo ko. Sa YT ko, umiiyak din daw. Ilang taon ka na dyan, Daiwi, na magti-3 years na din, Dai. Diba? At least may papa ka pa, Dai. Yung tatay ko naman, ti, wala din. Nung nakausap ko nga, isang nalaman ko na parang napasabi ko sa sarili ko, ay okay lang din pala na hindi sila nagkatuluyan ng nanay ko. Isa ding masakit sa bangs. Kasi andun yung ano, yung question mo sa sarili mo na, what if kung hindi sila pinaghiwalay or naghiwalay ng nanay at tatay ko, maaga kaya mamatay mama ko? Yung ganun ba? Maaga kaya yan pag nagpatatag sa'yo, Day? Oo. Kumbaga, kaya ako natuto. Kaya siguro ako natuto. So, nung ano nga, nung grade 3 ako, then pagka grade 6 graduate, pinamigay sa Muntinlupa para makapag-aral. Akala nila kasi maraming pera yung binigyan nila sa akin kasi abroad. Hirap din yun. Hindi lang nakakapagsalita. Ako yung nakakaramdam kasi alam mo yun, yung... Alam mo naman yung pakiramdam na mabigat yung loob nila sa'yo eh. Pag nakatalikod ako, minsan kasi once a month siguro yun ang tita ko nadalaw, or minsan nadalaw yung tita ko. Narinig ko, sinasabi nila na tamad daw ako, ganito ganyan. Yun, narinig ko na sinabihan ako na tamad, iyak ako ng iyak. Kasi sabi ko, alam ko sa sarili ko, hindi ako ganun. Sabi ko ganyan. Iyak ako ng iyak. Hindi na lang nila masabi na hindi nila kaya. Kasi that time, tatlo din yung private nila. Eh, nawalan ng trabaho yung tito ko na yun. Hindi nakaalis na pa-abroad. So, wala din silang pera. Kaya, nung ano nga, Ate Jolie? Ikaw, nandyan ka pa ba, Ate Jolie? Nung nag-aral ako doon first year, then alam mo yun, unang araw nyo sa ano, sa school, ang dami ng listahan ng kailangan bilhin. So pinapakita ko sa kanila na ito kailangan bilhin, sabi ko ganyan. So ignore nila ako, hindi nila ako pinapansin. So ramdam mo talaga na ayaw nila sa'yo. Then ang ginawa ko nun, te, doon ako tinatuto. Kaya alam nyo yung kakuriputan ko, nag-start doon. Kasi ang ginawa ko, te, di ba, pinapabauna nila ako ng 10 piso everyday. Pero ang ginagawa ko, naglalakad lang ako papuntang school para hindi ko siya magalaw. Kasi sa school, di ba, kailangan ng Xerox dito, Xerox dyan. So, kailangan ng pera. So, hindi ko siya ginagalaw. So, hindi nga ako nagme-merienda, te. Kasi tinitipid ko talaga yung pera ko, yung 10 na yun. So, nag-start ako doon, te. Na-addict ako sa Yema. Kada uwi, ha, di ba, panggabi ka, dalawang session,
pang umaga at pang gabi ay pang hapon. Ako pang hapon ako na yung pasok ko pang hapon. So gabi na ako nakaka-uwi. Pag-uwi ko niyan, dahil gutom na, yung naglalaway ka na sa gutom. Ano? Ang ginagawa ko, nabili ako ng yema. Then, pag nabili ako ng yema, naisipan ko bumili ng buong isang balot. Jeremiah, desiderification, Jeremiah 29:11. Ano meaning nun? Wala akong ano dito. Tapos sa same tayo day, wala ka na din magulang te. So yun na te, nag-start doon te, bumili ako ng isang balot na yema. Tapos alam mo na ubos. Kasi na, nung nakita nila may dala akong isang balot na din sila, ako lumaki, di ko sila nakita. Buhay pa naman. Papa ko, 27 na ako bago ko nakita. Nung umuwi lang ako, nung bakasyon ko nito, no, pareho wala na. Yun nga, ako kahit pa paano nakita, ulila na ako. Ano ba yan? Ilang taon ka nung ti? At as in wala, hindi mo talaga sila naabutan. Ako lumaki, di ko sila nakita. Hindi mo sila naabutan. Ako kahit pa paano, 9 years old, working na ako. Kaya nga napakaswerte ng mga anak na ganyan, no, na andyan yung magulang na handang magsuporta pero hindi nila pinapahalagahan. Anong wala, patay na or sumakabilang bahay? ano yun patay or sumakabilang bahay? Ako naman, kasi yung mama ko nakatatlong, 4 months pa lang niluwal ako ng nanay ko, namatay din siya. Kawawa, hirap mabuhay na wala magkulang pero muti yan yung nagpapalungkot sa akin, ti. Alam mo yung maki mama ka din. Kawawa ka naman. At least ako nakaramdam ako ng ano, in 9 years, nakaramdam ako ng may nanay. Yan yung hinahanap-hanap ko ngayon. Pareha silang ano. Sa lola ka din pala lumaki. Oo, malungkot, nahirap pala makain. Lahat talaga may purpose. Hirap pala, no? Kaya ako, di, pag nakakita ako ng mga ganyang post, na parang kawawa lang. May anak ka ngayon, te?
iiyak na ba tuloy ako? Sabi ko nga, hindi na ako iiyak. Hirap din pala ng ano mo, buhay mo. Ako naman, hindi naman mahirap masyado nung ako na. Kasi natuto na ako eh. Nung panahon lang na buhay yung mama ko, yun yung hindi ko makalimutan. Kasi alam mo yun, yung nandito na ako, na ayun, kumikita na ako ng medyo malaki-laki. Naisip ko yung nanay ko. Sabi ko, kumbaga, pwede ko na sana siyang, ano, yung tulungan ba? Pero wala na. Diba? Kaya yung mga ganitong post, naapintuhan ako. Oh, ugali ko na'y mahilig mag-isa, pero natutunan ko rin makihalomelo, nahihiya kasi ako lalo walang wala ako. Ako din, te, mapili ako sa ano, mapili ako sa, hindi naman ma, ano, pala, kaibigan naman ako. Pero alam mo, te, kailan lang ako ganito, nung nag-whitey lang ako, parang kumapal yung ano ko, te, mukha ko. Pero dati, te, mahiyain talaga din ako. Parang si mama ko, kasi si mama ko lagi lang nilalait. Ano kasi yung si mama ko, bingi. Bingi ba? Kahit mga bata, nilalait nila mama ko. Bungol-bungol, Lia, bungol, mga ganyan. Ako yung nagagalit. Yung magiging vlogger mo. Bakit sa'yo? Hindi, dito ko lang yan natutunan, te. Kaya alam mo, mas gusto ko mag-isa nagsasalita. pero pag maraming tao na, te, yan, nahihiya ako na. Nahihiya naman ako. Pero nasanay na lang din. Pero dati, ti, alam mo, high school ako yan. Pili lang din talaga yung ano, kaibigan ko. Pag alam kong yung kaibigan ko is dadalhin ako sa hindi maganda, laylo ako niyan. Ganun ako. At saka, mahilig ako sa kaibigan na mas may edad sa akin. May mga anak na. Yan yung madalas kong mas nakaka-relate ako sa kanila. Nung nagtrabaho na ako, kasama ko sa boarding house mga dalaga, kaedaran ko. Pero, hindi ako nakaka-relate sa kanila. Oo, mas nakaka-relate ako pag ang kausap ko is may mga anak na. Kasi mahilig ako, te. Mahilig ako, oo. Mahilig ako makinig ng mga, yung mga pinagdaanan ng matatanda. Kasi, pag sa akin na nangyayari, so maano ko ang pagtimbang-timbang ko. Ganun ako. Pero iyakin. Strong tayo lalo dahil sa mga pinagdaanan natin. Oo, te. Ako, mahina. Mahina loob ko. Sinasabi ko sa'yo, te. Mahina loob ko. Mahiyain. Yan, mahiyain. Mahina loob ko as in. Pero nung ito nga, pag punta ko dito, same iyakin. Oo, same iyakin ka pala. May anak ka na ngayon, te. May anak ka na din. Ako nga, pinagdadasal ko, sana hindi ganun yung mga anak ko na suwail. Buti din naisipan mo mag-abroad, te. Iyak talaga tayo lalo na pag makaramdam tayo ng pain. Ako yung madalas nga na nagpapaiyak sa akin pag naalala ko yung nanay ko. Yan. Kasi ako makinanay talaga ako, te. Mahal na mahal ko talaga yung nanay ko. Kahit alam mo yun, pag nagkikwentuhan kami mag-asawa, pag kahit paulit-ulit lang yung kwento ko, naiiyak pa rin talaga ako. Na anak ko, si mama ko, 20 years old na anak ko, same mama ko kahit di ko nakita.
Pero ikaw, hindi mo talaga naramdaman, ti, kasi 4 months ka pa lang noon, wala ka pang alaala. Ako kahit papaano, ang laki na pala ng anak mo, ti. Ang laki na pala ng anak mo. Buyag na babae, babae lalaki, buti mababait naman. Wow, oo, puro trabaho ako. Bali, ilan, nakailang ano ka nati, nakailang abroad ka nati? Buti ti na ano mo na isipan mo mag-abroad ti, no? High 5M dito Hong Kong. Ito dito sa Hong Kong yung pinaka ano mo, te, pinaka una mong ano abroad. Itong Hong Kong. Hirap pag din nag-abroad. Buti ate kasi kumbaga hindi Middle East ka din galing. Hello ate. Hi Catherine Joy Refugia. Hi day. Salamat day. Tambay ka Dubai 5 years. Wala din nangyari. Matagal ka din doon. Yun yung una mong ano. Yun yung una mong abroad. Ako nga ate, sinisikap po nga makaipon ako. Kaso ang daming tukso. Nagkaso o kasi ako doon. Nagkaso kasi ako doon. Bakit? Ano nangyari? Atin, ano po interview pag nag-apply ka dyan sa Hong Kong? Interview pag nag-apply sa Hong Kong. Marami ako video dyan. Dai! Tips ko lang, ano, lagi ko ito sinasabi based sa experience ko. Pag halimbawa, hindi tayo kagalingan sa English, kabisaduhin nyo na yung, ano dai, yung introduce yourself. Kasi, yan yung unang tanong sa inyo. Introduce yourself. Marami kayo mapupunood. Hi, Inday! Inday de Sambuanga. Si, iba na yung pangalan nito. Mostly interview about self. Oo, introduce. Yun nga, introduce yourself nga yung ano ko. Yun, buti na lang. Kahit, alam mo, ti, kahit kamuti ako sa English, yan yun talaga yung, ano ko, di ba, mahiyain ako. Kaya parang nadagdagan yung self-confidence ko. Na, alam mo yun, sa sarili mo, na parang, ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo talagang, ano ba, parang ikaw na yung nagda-down sa sarili mo, hindi mo kaya, hindi ko kaya yung mga ganyan na nakatatak sa'yo, pero nung trinay mo, kaya mo pala. Yun yung aral na nakuha ko nung pag-abroad ko. Sabi ko, pag hindi mo talaga sinubukan, hindi mo malalaman na kaya mo pala. Diba ti? Hehehe. Oo, ako! Si Jen 11 Vlogs. Ayan! Day! Musta, day? Nag 1 year na ako. Di pa tayo nagkikita. Kuyongo! Hindi pa tayo nagkikita pala. Anong 1 year ka na, ang bilis. Ilang years na din dyan ate, ka na dyan ate. Magdi 3 years. Uy, ang bilis ni ano. Hoy, si Jen 11 Vlogs manday ni. Kaya pala hindi ko natandaan. Day, kumusta ka day? Say kung ako, di ba po lam ka? Oo, pag nagawi ka dito sa ano, sa Linggo, kita tayo. Off ako sa Linggo, wala akong gala. Broker, introduce yourself. Oo, sa broker. Ate Julie, yan yung i-share mo, oh. Interview. Interview. Paano mag-interview? Introduce yourself. Age. Name, age. Tapos, hanghaw ako. Lagi nakatambay. I-message mo ako kahit mag-comment ka. Kahit in-video ko mag-comment ka. Dayan, dito ako. Ganyan. Pwede naman lakarin yan. Ano? Ang hanghaw, prangpulam, lakarin ko. Sa Linggo, mag-off ako sa Linggo. Pag-off ka.
So hanghaw ka lang pala natambay, day. Musta naman ang buhay natin, day. Gen 11 vlogs. Mas natandaan ko matuloy yung Gen 11 vlogs, day. Ngayon ka lang ulit napadalaw sa akin, ano? Sa Linggo, ano ka? Off ka? Okay, sige, saan tayo magkita? Mag-chat ka lang kasi wala akong ano eh, wala akong schedule. Walang gala. Simba tayo? May pagkain, may lunch. 11 ang lunch namin. Para lalabas ako 10, maghiga, habaan ko muna yung higa ko. Mga 10 na ako lalabas. Di ba kainan na? Mag-aaral pa po ng mga language nila. Oo, day. Pero wag ka mag-alala, mabilis lang naman yun. 3 days lang naman yun at meron ako dyan mga. Mag-scroll ka lang, day, Catherine. Halos na pwede nyong itanong nandyan na, day. Mag-scroll ka lang sa mga video ko about OWA. Yan, ang OWA ay yan yung pag-aaralan na salita dito sa Hong Kong. Pero 3 days lang naman yun. Ako nga 2 days lang. Experience work, especially bahay, experience ilalagay nyo. Magbigay ako tips dyan. Marami kasi ako work. Oo, ti, mag-ano ka, ti? Bigyan nga kita, ti, ng ano, jacket. Si Ate Jolie's vlog, nag-ano din yan siya. Mali, tuloy si Catherine, tuloy yung nalagyan ko pala. Si Ate, ano dapat? Ate Jules. Ayan. Subscribe nyo din si Ate Jules. Oh, sige, Ate Jules vlog. Oh. Si ako kasi, day, ang sinishare ko lang ay yung na-experience ko lang. Eh, alam nyo naman, first timer lang ako. Kung kaya konti lang yung na-share ko kasi halos ano na naikwento ko na, o diba? Kay Ate Jules yan, more cooking si Ate. Pwede rin ti i-try mo i-vlog yung mga experience mo. Kasi mas marami kang ma-share kasi marami ka ng experience. Ako paulit-ulit nga lang yung inaano ko, sinishare ko kasi yun lang naman na ang aking na-experience pa. Day Catherine, Hong Kong ka din, Ate Jolis. Oo, dito din yan sa Hong Kong. Magkikita nga kami yan. Ay, Ate Jolie! Hindi ako tutuloy doon sa kaysa malamig pala. Hindi at tutuloy doon sa beach. Super lamig pala, 10 degree pala ngayon. Off ka ba, Ate Jo? Ituturo ko din yung mga ginagamit about sauce. Uti kasi may set ako. Pag-start na lang pala tayo magkikita. Pag-start na lang. Nagkikita ba kayo ni Day Regina? Pag nagkita kayo, ipiin mo ako kasi hindi ko yun mahuli. Buhaya din yun, no? Palauti din yun. Si Day Regina vlogs din pala, Day. Nagsishare din yun ng ano niya. Oo, sis, Catherine. Ayan. Istat na lang pala tayo. Ngayong March, walang istat. Di yan nagpapakita pa. Hindi pa kayo nagkikita? Kailan yun sa... Ate Jolies, mahirap ba yung mga language? Madali lang, day, hindi ka naman mag-ano, day. Hindi ka naman mag-English, basta importante English. Hindi naman ano, ako hindi naman ako nagka-Cantonese, wala din akong maanuhan sa words nila kasi ang hirap. Ano lang ganyan, sikfan, kain, yan. Takala is finish, done. Ganun lang. Mostly, pag kinakausap ko yung malalaki, yung mga adult,
English na, pero sa bata, yun nakakapag ano ako. Hindi naman sis, basta intindihin mo lang. Madali lang. Ang about sa OWA, may mga video ako dyan, yung oo, body language, ayan, kung hirap mag-English, ayan, action. Ganun din ginagawa ako. Ate Jo, nga pala, yung sahod mo, magkano? Sim, for ano pa din? Minimum ka lang? Ha? Ang lamig ng semento. Yung magsalita sila, yan, bantayan. Mahilig sila mag... Vibe ki pa. Ah, kala ko naman. Yung reply mo kasi, 4876. Kala ko naman, i-reveal mo din yan, oh. Sahod reveal. Oh, yung akin, yung sahod reveal ko, nagka-views, ah. Nagka-views yung sahod reveal ko, ah. Hanggang ngayon, kahit paano may pa isa-isa, dalawa sa isang araw, kahit medyo matagal na siya na ano. Yung sahod ngayon, oo, pag sahod ko. Oh, sahod reveal ka. O, tingnan mo yung video ko na sahod reveal, nagka-views. Kahit pa paano, hindi siya nawawala ng isa, dalawa sa isang araw na view. Maano na din pala, ano? Nung, di ba, pangatlong kontrata mo na yan dyan, te? Pangalawang renew mo, te. Nawalang ako nag-active die. Ah, ngayon ka lang ulit ginanahan. Ah, I see. Ba't ka na-stop pala? Dati di ba talaga hilig mag... Dati... Di ko talaga hilig mag-video. Ang babait siguro ng mga amo na ate. Depende lang, day. Swertihan pa rin kahit saan naman tayo, day. Pag-pray lang natin na mapunta tayo sa tamang amo. May mga challenges, may mga alam mo na, yung hindi pagkakaunawaan minsan, pero syempre pag alam natin na ano, mag-sorry na lang, sakto lang sis, may mga ano din, wala talagang perfect. Kahit saan naman, mapa Saudi, kahit saan bansa, swertihan pa din talaga. At ano na din, sa pakikisama na din natin. Yun. Hi 4M! Ayan. Nag-ano lang ako ngayon? Nag-live ako ngayon kasi wala akong upload. Nagmadali nga ako. Day Catherine, taga saan ka, Day Catherine? Ate Jolly, direct ka ba walk-in? Si Day Regina, hindi pala yung nagpapakita? Paano kayo naging friend nun? Mahilig lang din yun mag-isa, no? Basta talagang tatagan lang talaga pag abroad tayo, oo. Okay lang yung iyak. Sa FB lang. Ah, hindi pa kayo nagkikita since... Magkukross din yung landas namin yan. Since pala. Ah, I see. Kami, sa YT lang din kami nagkausap. Kasi may pinanood akong ano sa kanya about doon sa paano mag-fill up ng account. Try ko din sana kaso wala pa agency. Day! Good night, Day. Naantok na ako. Paano kita message? Ano FB mo? Day Wina Vlog. May WhatsApp ako dun. Sa Linggo Simba tayo, Day. Day, ano? Jan 11 Simba tayo. Magsimba kasi ako. Malalabas ako mga alas 10. Good night na in, Day. Okay, Day. Saan? Dito lang po lang.
Sunduin kita sa hanghaw. Ha? Labas ako alas 10. 11 naman yung kain. Labas ka na din ng alas 10. Ha? Oo, magsimba din ako sa hanghaw. Ano ba yan dito sa amin? Try mo. Try mo sa amin, dali na, para matuwa si mother ko. O may lunch kasi pag ano. Ate Jolie, vlog. Pangasinan pa ako. Okay, okay, sige. Ha, try mo sa amin para matuwa yung mother ko. Mother, may bisita tayo ngayon. Nakilala ko sa YT. Sa Pinas ka ngayon, sis. Sa Pangasinan daw siya, te. Subscribe nyo rin si ano, oh, si Inday Dig Zambuanga. May amo ka na. Naghahanap siya, te. Mag-a-apply pa lang siya sa March 7 daw, te. Makuha yung ano niya, passport. Ako kasi, wala akong agency na nire-refer yung mga ganun, wala. So, ang mga sinishare ko lang sa inyo yung in-applyan ko, yung nababasa ko dyan sa comment. Send ka resume. O, tulungan ka daw ni Ate Julie Day. Buti to si Ate. May alam to si Ate. Ako, wala ako alam na ano. Sa akin, refer kita sa agency. O, ayan! May nire-refer si Ate. Ano? Julie's Vlog. Ako, wala kasi. Yung agency ko, hindi ko nga inaano yung agency ko kasi. Kasi yung mga sinishare ko, di ba, mga bawal. Unang-una, yung wala pala akong experience, sinabi ko meron. Diba, nagtuturo ako ng mga bawal sa ano nila, against sa ano nila, roles nila. Kaya, message mo ako sa Vic Salinas. O, ayan, Day! Day Katerina, saan ka? Vic Salinas. Kaso, hindi ka kaya ma-message, Day? Ayte. Trinay ko, may message ka, pero walang message na nakalagay. Sa FB page mo. Or mag-comment ka sa YT ko, send mo FB account mo. O, yan. Magpakilala ka dun, si Catherine. Day, Catherine, nandyan ka pa ba? Catherine Joy. O, si Ate, o. Oh. May alam pala siya na agency. Nag-message ako sa WhatsApp mo. Sino? Sa akin? Pakilala ka kasi maraming number lang doon. Maraming nagme-message sa akin. Basta ako, hi Day. Oh, hi Ma'am. Oh, hi Day. Oh, ganun. Pakilala ka. Oo. Nag-message ako sa'yo, WhatsApp mo. Hindi ko pa na-check kasi pagkatapos ko diretso ako live para may views ako. Thank you 2M sa pagsama sa akin kahit gabing-gabi na, o diba? Thank you Ate Jolie sa support. Go Ate, madami ka pang pwedeng i-share kasi ang dami mo ng experience. Ako, wala na. Day Catherine, parang wala na si Day Catherine. Inday, Disambuanga. Kita tayo sa Sunday Day, ha? Tindabas ako. Puntahan kita hanghaw. Patayin ko na. Nawala si ano. Always support ako sa iyo. Thank you very much. Thank you very much, Ate. Punta-punta din ako pag may time ako sa bahay nyo. Yan, si Inday Regina. Lagi din ako nyan. Good night na, Day. Thank you, Ate, sa pagsama. See you next live. Bye.